Matapos ang maikling pag-uusap noong APEC Summit sa Bangkok, Thailand, muli nagkaharap kaninang hapon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Vice President Kamala Harris. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating sa Malacanang si Harris, ang pinakamataas na opisyal ng Amerika na bumisita sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Pangulo, ang pagdating ni Harris ay patunay na nananatiling malakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng mga nangyayaring sigalot sa rehiyon. With the upheavals that we are seeing, especially in the not only in the region, but especially in the region, these partnerships become even more important. The situation is rapidly changing. We must evolve to be properly responsive to that situation. And so that is why it is very important that we continue to progress, that we continue to strengthen, and as we redefine those relationships. So your visit is a very strong symbol that these relationships remain strong, mm-hmm. and that these relationships remain important, as indeed they do. Sa kanilang pag-uusap, muling giniit ni Harris na kaisa ang Estados Unidos sa pagtaguyod ng international law sa South China Sea. Handa rin anya ang Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas oras na salakay ng bansa, alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyong dulot ng maritime at territorial disputes sa West Philippine Sea. We stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines' armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments. And that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. The basis of our relationship is based on mutual commitments to international rules and norms and upholding those international rules and norms in all of the ways that we know allow for, again, prosperity and security for our respective nations and the region. Bukod sa issue ng regional security, focus ng pagbisita ni Harris ang ibayong pagpapatatag ng relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng mga bagong inisyatibo, partikular sa climate change, food security, energy security, at digital economy. Our relationship is based on mutual commitment to the economic prosperity of the region and our respective nations. And during the conversation that we have today, we will talk more about what that means in terms of the opportunities that are presented through our mutual concern about the climate crisis and what we might do in terms of investments in renewable energy and thinking about clean power and the industries that will come about because of that commitment. Bago ang kanyang pulong sa Malacañang, nakipagkita muna si Harris sa kanyang counterpart na si Vice President Sara Duterte sa Aguado House sa Maynila. Kabilang sa kanilang pinag-usapan, ang mga issues sa edukasyon, seguridad, kahirapan at trabaho. Napag-usapan din nila ang pagkain Pinoy. Bukas, diretso si Harris sa Palawan, ang probinsyang pinakamalapit sa West Philippine Sea. Para sa political analyst na si Attorney Edward Chico, bagamat malinaw na pagpapakita ito ng suporta sa Pilipinas sa alitan ng bansa sa China, hindi niya nakikita magdudulot ng tensyon ng pagbisita ni Harris sa West Philippine Sea. Ito ay pagpapakita lamang ng posturing, ano, na parang sinasabi ng Amerika na sa pagbisita sa Pilipinas, titintigan namin ang Pilipinas at anumang issue patungkol sa sigalot, halimbawa sa West Philippine Sea, ay makakaasa ang bansang Pilipinas na ang Amerika ay titindig sa kanya. Noon na nang sinabi ng Pangulo na hindi magdudulot ng problema ang pagpunta ng U.S. Vice President sa probinsya ng Palawan. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.